Ginugunita ngayon ang ika-apat na pong araw na kamatayan ng SAF-44. Pero para sa mga naiwang pamilya, hindi lang hustisya ang mailap, kundi pati ang mga ipinangakong benepisyo hindi pa rin kumpletong nakukuha. Ibandila mo, Ron Gagala. Nakisimpat siya ang mga seminarista, kabataan at mga pribadong individual sa ika-apat na pong araw na pagkamatay ng SAF-44. Mga itim na ribong itinali, simbolo daw ng madilim pa ring hustisya para sa mga bayaning pulis. Ang kandila para naman maging maliwanag ang lalabas na resulta sa mga investigasyon. This is also signifying our call for truth, justice, and accountability. We want the truth to finally come out. Nag-alay din ng MISA ang PNP, Coast Guard, BJMP, BFP at AFP. Sabi ni Father Harley ng Military Diocese, bago makapag-move on, importanteng matamo ng mga pamilya ang katarungan. The best thing perhaps for us is a kind of acceptance and a continued prayer. As we all know naman ay ginagawa ng ating mga nanunungkulan na sadyang ipinagtatanggol at ipinaglalabat ang katarungan para sa mga biktima ng SAF-44. Posibleng sa isang linggo na lalabas ang resulta ng investigasyon ng Board of Inquiry ng PNP. Ang DOJ naman patuloy sa pangangalap ng ebidensya para sa sarili nilang investigasyon. May dalawang iba pang video ng engkwentro ang hawak ng DOJ, pero aminado silang hindi mabubuo ang kwento kung wala sila ng resulta ng MILF investigation. Kung pwede talaga na bigyan kami ng MILF report, mas maganda if they really cooperate so that our investigation is a balanced investigation. Pero hindi lang hustisya ang mailap, pati benepisyo na para sa mga naiwang pamilya ng SAF-44, hindi pa lahat na iaabot. Sa siyam na benepisyo, apat ang natanggap na ng mga pamilya. Sana konting pangunawa lang, ano, dahil may mga benepisyo na talagang nagre-require ng for some time, ano, para may proseso. Pero umasa po sila, tinitiyak po namin sa kanila na ginagawa namin yung paraan. Ang naiwan na lang kasi ay ang mga pensyon na may mga requirement pa mula sa mga dadaan ng bangko. Pero ang pensyon mula sa PNP, makukuha na ng mga pamilya simula sa March 16. Ang mga benepisyo na lang mula sa NAPOLCOM ang hihintayin. Ang mga sundalo, nag-ambag-ambag din ng pondong umabot sa 3.7 milyon pesos na paghahatian ng mga naiwang pamilya ng SAF-44. Ron Gagalak, ABS-CBN News.